Hello everyone and welcome back to your The Contemporary World Subject. This is still your professor, Mr. Kirk Anthony A. Ramos. And for this session, of course, we will be tackling one good topic. But of course, before we start, we'll have an activity in which I'll be giving you a hint kung ano nga ba yung pag-uusapan natin ngayon. Okay, so we'll go ahead and play a game called the Four Picks in One Word. So as you can see there, I will be showing you pictures, a set of pictures, and then you will be guessing what is the word, okay? So again, this will be the Four Picks in One Word. And for your answer, I'm expecting that everyone will be commenting their answers for this game, okay? All right, so let's start this with the first set of pictures. So the four pictures will be this. Okay. Okay. After that, this will be the set second set of pictures. There you go. Analyze each content, ano, and of course yung context, no? Ayan. There you go. And then last set of pictures will be this. Okay. So I'm looking for the three words and then I'm hoping that everybody will get the correct answers. Okay. With the game that we were able to play earlier, I'm quite sure na merong iba sa inyo nakahula na kung anong pag-uusapan natin, no? So that will be our global food security. So now, let's go ahead and talk about this topic. But first, the learning objective of this session is that you must be able to define the term global food security, no? So let's take a look kung ano nga ba yung food security na pinag-uusapan. So according to your World Food Summit in 1996, food security exists when all people at all times have physical and economic access to sufficient, safe, and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. And again, that is according to your World Food Summit in 1996. So looking to this definition that has been provided by your World Food Summit, makikita natin na ang mga tao daw, matatawag natin silang food secured kapag lahat ng mga tao at sa lahat ng pagkakataon, they have a physical and economic access to sufficient, safe, and nutritious food. Take note, hindi lang basta-basta dapat may nakakain ng mga tao. Kailangan ito daw po ay ligtas, kailangan ito ay sapat, at kailangan ito ay nutritious in a sense na lahat ng pangailangan ng katawan natin, no, mapago, grow, and glow man yan kung tawagin natin, ay nabibigyan at natutugunan ng pagkain kinakain natin. And take note, hindi porket may nakakain ay automatic food secured na raw. Kailangan din that, of course, yung mga tao, yung kanilang food preferences for an active and healthy life ay natutugunan. Ano? Kaya para masabi natin food secured ang mga tao. And take note, that whenever we're dealing with the term food security, it also involves yung mga tao na nagpo-produce ng ating pagkain. And that is actually, no, kailangan sila, itong mga tao na ito ay makapag-earn ng decent living wage, growing, catching, producing, processing, transporting, retailing, and of course, serving food. Kasi nga, syempre, of course, no, if you will notice, kung hindi natin mabibigyan ng ano, no, hindi natin mabibigyan ng halaga, lalong lalo halimbawa dito sa konteksto ng Pilipinas, yung mga farmers, kung tawagin natin, or mga magsasaka, no, who do you think will be able to create and of course to produce food para sa ating ano no para sa ating pong lugar. And of course, if we're dealing with food security, kailangan consistent ang ating supply at hindi tayo mauubusan. Imagine, wala namang problema no sa development, walang problema sa pagiging professional. Pero paano kung ang lahat ng tao ay syempre ang ninanais ay magkaroon ng professional life and of course career, no, na wala sa sakahan. Sino na ang magpo-produce sa atin ng pagkain? Malamang sa malamang, mahirapan tayo. And if we don't want that kind of situation, kakailanganin natin na mabigyan at patugunan yung mga ating mga magsasaka at lahat ng mga tao na meron pong ano, no, meron kakayahan na mag-produce at gumawa ng ating pong mga kinakain. And of course, there are four dimensions of food security kung tawagin. Ano? And the first one is what we call as the physical availability of food. When you say the physical availability of food, this refers to the physical existence of food. Kailangan nandyan mismo yung pagkain. At nakakalungkot lang isipin no, na sa datos noong 2010 hanggang 2012, na nabanggit na meron daw 870 milyong katao ang naguguto.
at wala silang physical existence of food. So that is the first one, the physical availability of food. Second is what we call as the economic and physical access to food. This refers to an adequate supply of food at the national or international level, and this does not in itself guarantee household level security. So kailangan meron daw pong socially acceptable, no, na sitwasyon na kung saan merong pagkain para masabi nating food secure tayo. Kailangan nasasabi na in national or international level, meron daw po tayong access sa tinatawag po natin na pagkain. Again, in order for us to have that food security, kailangan daw po, meron daw po tayong ayun, socially acceptable na sitwasyon na meron nga talaga tayong pagkain. Of course, we have what we call as the food utilization. When you say food utilization, this is commonly understood as the way the body makes the most of various nutrients in our ano no in our food. Na syempre lahat tayo ay meron tayong mga pangangailangan sa ating katawan na kung saan hindi lamang pa ano no paulit-ulit or nasa isang pagkain natin ito nakukuha. And that is your food utilization. And lastly will be the stability of the other three dimensions. It means that regular consistent access to food on a periodic basis, of course, securing one's nutritional status. Okay? And of course, bakit kailangan natin ng food security? These are some of the importance of it. So number one, of course, it will create economic growth. So whenever you have, of course, food security in your country, masisecure mo rin yung iyong mga pagiging progresibo ng mga tao. Kasi nga, kung mapapansin ninyo, kung ang tao ay ano, no, busog at hindi nagugutom, most likely, progressive yan. Ibig sabihin, magagawa niyan, magiging productive itong tao na ito, which will boost our economy. Okay? Second, it will reduce poverty, no? Na karaniwan na nagiging dahilan ito kung bakit gumagawa ng ano no ng krimen ang mga tao dahil nga sa kahirapan. Pero once that you will be able to have ano no food security, walang dahilan para gumawa ng masama at walang dahilan para maging mahirap ang tao. Kasi nga, kaya bakit ba tayo nagtatrabaho? Of course, or kaya nagnegosyo. Siyempre, gusto natin na meron tayong makain sa ating pong pagkainan. We also have what we call as the trade opportunities. When you say trade opportunities, syempre kung food secured tayo at lahat ng excess na pagkain na ano no na meron tayo ay pwede nating ma-trade ito at maibigay sa ibang bansa at kapalit nito ay yung ano no yung mga produktong wala naman tayo. And that will create yung tinatawag natin na trade opportunity. Okay? Yung pag-apat is what we call as the increased global security and stability. Kung adequate, of course, no, yung kinakain at saka iniinom ng mga tao, may dahilan ba para patalsikin halimbawa ang isang administrasyon? Ayan, syempre ang sagot ay wala. Kung habang nasasatisfy natin yung needs ng mga tao na meron po tayo at yung mga nasasakupan natin, most likely, mas stable at mas secured yung ating po mga governments in terms of dealing with their, ano, no, in terms of dealing with their administration. And of course, you can expect that there is an improved health and healthcare of your people. Now, ang kabaliktarad ng food security is what we call as the food insecurity, no? So yung food insecurity, this would include yung malnutrition and economic instability, no? So malnutrition, karaniwan yan, no? Pag meron tayong excessive na tinatawag na hunger. When you say malnutrition, of course, ito yung labis na kapayatan, ano? At hindi niya nakukuha yung nutrient. Okay? We also have what we call as social upheavals, no? So when you say social upheavals, hindi nagkakasundo or commonly nagkakaroon ito ng ano no ng chaos no sa isang lugar kasi nga hindi nila napufulfill yung kanila pong mapangailangan kagaya ng pagkain. And of course, you may expect that there is a mass migration and displacement. Pero let me just correct myself ano doon sa may malnutrition part ano, hindi porket payat pala no kaya ng binabanggit ko kanina, hindi porket na payat ay automatic na malnourished na. At hindi rin porket mataba, of course ay hindi siya malnourished kasi nga when we say malnutrition, hindi natin nakukuha yung tamang nutrients no coming from our ano from our food. Okay? So those are your effects of food insecurity. Now, as we go along the way and answer and of course respond to the challenge ng ano no ng food security, ito daw po ang mga kakaharapin natin ng mga balakid. Of course, we have what we call as the rising population in which no as time goes by, mas dumarami raw po ang tao.
Second, rising income, changing diet, sabang dumadami daw po, of course, ang pera. Syempre, no, mapapansin niyo in yourself as well na mas nag ano no, nagko-consume tayo ng pagkain. We also have the falling water tables, more foodless days, slowing irrigation, increasing soil erosion, climate change, melting water reserves, flattening the yields, and of course, dahil hindi natin alam kung kailan naatake ang ano no, ang global food insecurity, hindi natin alam kung kailan ito magaganap at mas konti yung panahon natin para mag-prepare. Ayan, ano? And of course, as the engineers, of course, no, ng ating pong lugar, no, syempre, we would really want na mag-create ng mga individuals na tawag na socially conscious. No? So, it has been said that social consciousness guides our choices and actions, prompting us to think beyond ourselves and consider the well-being of others, especially when it comes to something as fundamental as access to food. Dapat hindi daw tayo nagsasayang ng mga pagkain so that we will be able also to help yung mga taong walang makain. And as we explore this connection, always keep in mind that each one of us has the power to contribute positively to global food security through our socially conscious decisions. Kasi once na naiisip natin yung mga ibang tao, we will be able, of course, no, na mag-create ng isang lugar na meron talaga pakialam sa isa't isa. And that's it for our discussion about global food security. Let me just grab the opportunity to thank everyone for attending our session. And I hope to see you all on the last one of our session with regards to your the contemporary world subject. Again, this is your professor, Mr. Kirk Anthony A. Ramos. You have a great week ahead of you.